Sino nga ba ang nagpasimuno sa ideyang fake lang ang moon landing? Ano ang nagbugso sa kanya para palaganapin ang ideyang ito? Anya, nasaan ang mga bituin? Huwag kayong bibitiw, Infomates, dahil hihimayin natin ng husto ang lahat ng iyan. Nakakasama ng loob para sa 400,000 mga empleyado, mga scientists, engineers, mekaniko, technicians, piloto, sekretarya, computer programmers at marami pang iba na nagtrabaho at nagtulong-tulong para makarating sa buwan sina Neil Armstrong, Buzz Aldrin at Michael Collins ng Apollo 11 noong July 20, 1969. Masakit para sa kanila na may mga nagsasabing peke lang ang lahat at hindi talaga nangyari ang moon landing. Lalo naman para mismo sa mga astronauts na isinugal ang buhay nila at naging matapang na umupo at sumakay sa rocket na parang isang higanting paputok na magdadala sa kanila sa mapanganib na kalawakan. At paano rin ang mga pamilya ng mga astronauts na nagsakripisyong maiwan at kakabakaba na baka hindi na makauwi ang kanilang asawa o tatay o anak, tapos sasabihin lang ng ibang tao na hindi totoong nakarating sina Armstrong, Aldrin at Collins sa buwan. Pero para sa mga hindi naniniwalang naglanding nga ang Apollo 11 o yung mga tinatawag na conspiracy theorist, nagsisinungaling lahat ang 400,000 manggagawa, pati na ang lahat ng mga kapamilya, kamag-anak at kaibigan nila, dahil ito daw ang inutos ng NASA o kaya ay binayaran sila, binigyan ng reward o pinagbantaan para hindi magsalita. At ang mga nakasaksi dito, yung mga personal na nakapanood ng paglipad ng Saturn V rocket na nagdala sa Apollo 11 sa orbit, kasama na ang mga mamamahayag na gumawa ng kani-kanilang report sa dyaryo, radyo at TV, at pati ang mga nakapanood sa TV o nakinig sa radyo, lahat sila, ayon sa mga conspiracy theorists, ay niloko lang ng gobyerno ng Amerika. Pati ang mga susunod na Apollo missions ay hindi rin daw nakarating sa buwan. Tranquility Base here. Mayroon ng mga mangilan-ngilang individual noon na nagduda sa kakayahan ng NASA na magagawa ang moon landing. Pero may isang taong itinuturong may pinakamalaking impluensya kung kaya mas dumami ang naniwalang hindi talaga ito nangyari. Siya, si Bill Kaysing. Bago ako magpatuloy, gusto kong sabihin na ang basehan ng mga impormasyong ilalahad ko dito ay ang official website ni Bill Kaysing, mga artikulo sa mga pahayagan at mga interview sa kanya na available sa internet. Si Bill Kaysing ay isang manunulat, isang freelance writer. Tinawag siyang Wild Bill Kaysing at the fastest pen in the West. Ngayon, mas kilala siya sa pagiging father of the Apollo Moon Hoax Conspiracy Theory. Noong 1975, 3 taon pagkalipas ng huling Apollo mission sa buwan, ang Apollo 17, isinulat ni Bill Kaysing ang unang edisyon ng librong pinamagatang We Never Went to the Moon, America's $30 Billion Swindle. Kita naman agad sa pamagat na ang nilalaman ng libro ay ang ideyang hindi totoong nakapunta ang tao sa buwan. Ikinwento ni Bill sa isang interview kung bakit niya naisulat ang librong ito. 1974, nang tumira siya at ang kanyang asawang si Ruth sa isang lumang barko ng Coast Guard na kinonvert para maging tirahan, isang houseboat. Idinaong nila ito sa Oakland Marina sa California, USA, at dito ay nakilala nila ang maraming mga sundalong lumaban sa gera sa Vietnam. Karamihan sa kanila ay mga walang permanenteng matirahan, kaya't ang ilan sa kanila ay pinatira at pinakain ni Bill at Ruth sa kanilang houseboat. Puro galit at dismayado sa gobyerno ng Amerika ang mga ito dahil sa mga hindi magandang karanasan nila sa gera. Isa dito si John Grant. Sa pag-uusap nila ni Bill, sinabi ni John na niloko siya ng gobyerno. Tinuruan siyang pumatay. Ipinadala siya sa Vietnam. Pumaslang siya ng napakaraming inosenteng tao at talagang masama ang loob niya sa corrupt na gobyerno. Sa gitna ng hinaing ni John, nasabi niya kay Bill na ikaw, isa kang manunulat, bakit hindi ka sumulat ng isang matinding iskandalo gaya ng hindi naman talaga tayo nakapunta sa buwan? He said, you're a writer, why don't you write something outrageous like, say, we never went to the moon? Aminado si Bill na bago niya nakilala si John, gaya ng karamihan, naniniwala naman siyang nakarating ang tao sa buwan. Prior to that time, I, like almost everybody else in the United States, believed that we went to the moon. Pero malamang, dahil sa awa at simpatsyan niya kay John at sa mga kasamahan nito, ay nagsimulang magbago ang pananaw niya.
pumirma ng kontrata si Bill sa isang publisher, ang Price Stern Sloan, para isulat ang We Never Went to the Moon. Pero ang original na plano, ito ay magiging isang fiction o kwentong kathang-isip lang na may tonong satire. Ang nangyari, habang isinusulat ito ni Bill, imbes na maging kwento, ay naging parang magkahalong fiction at investigasyon. Kung babasahin mo ang libro, naroon ang kanyang mga obserbasyon sa mga larawan sa buwan, mga question at pagsususpetsa, at kung hindi nga nangyari ang moon landing, nagpresenta si Bill ng mga teorya ng kung ano sa halip ang posibleng nangyari. Kumbaga, gumawa siya ng alternatibong kwento. Sa paraan ng kanyang pagkakasulat, posibleng ang madali itong paniwalaan ng mga tao. Lalo ng panahong iyon, nadismayado sila sa gobyerno, hindi lang dahil sa Vietnam War, kundi dahil din sa energy crisis noong 1973 at ang kakatapos lang na Watergate scandal ni President Richard Nixon noong 1974. Nung isinumiti niya ang natapos niyang manuscript, naguluhan dito ang editor at tinanggihan agad ito ng Price Stern Sloan. Kaya ang nangyari ay si Bill na lang mismo ang nagpublish ng libro. Dahil sa librong ito, naging madalas siyang panauhin ng mga talk shows sa radyo at telebisyon. Isa sa ipinagmamalaki ni Bill ay nang lumabas siya sa talk show na People Are Talking noong 1981, kung saan isa sa mga hosts si Oprah Winfrey. Isa sa mga nakapanood at nakumbinse sa mga sinabi ni Bill sa show na ito ay si Bart Sibrel. Kinalaunan, makikilala si Sibrel bilang ang lalaking sinuntok ni Buzz Aldrin, ang ikalawang taong nakatapak sa buwan. Taong 2002 nang napapunta si Buzz sa isang hotel sa pag-aakalang i-interviewin siya para sa isang Japanese TV show. Pagdating niya sa hotel, bigla siyang kinumpronta ni Sibrel at pinipilit nitong manumpa siya sa Biblia kung totoong nakapaglakad nga siya sa buwan. Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Hindi na lang sana ito papansinin ni Buzz. Kilala na niya si Sibrel dahil nauna na silang nakita dati sa opisina ni Buzz nang pinaunlakan niyang interviewin siya ni Sibrel. Akala noon ni Buzz ay isang karaniwang journalist lang si Sibrel. Pero sa kalagitnaan ng interview, lumabas ang tunay na pakay nitong hiyain si Buzz at kunin ang kanyang reaksyon nang iginiit nitong hindi totoong nakarating ang Apollo 11 sa buwan. Kalmado at pinagpasensyahan lang ni Buzz si Sibrel, pero tinapos niya na lang agad ang interview nang nakita niyang wala pala sa katwiran ang kausap niya. Balik sa insidente sa labas ng hotel, patuloy na kinulit at hinaras ni Sibrel si Buzz hanggang sinabi nitong duwag, sinungaling at magnanakaw raw si Buzz. Hindi na nakapagpigil si Buzz at nasuntok nga niya si Sibrel. Masasabi nating isa ito sa naging epekto ng libro ni Bill Kaysing na naging basehan ng karamihan ng mga conspiracy theorist patungkol sa moon landing. Sa pagdaan ng panahon at hanggang sa ngayon ay namamayagpag pa rin ang mga teorya ni Bill, pati na sa internet. Magaganda sana ang mga advokasya at pilosopiya ni Bill na siyang itinutulak niya sa mga librong isinulat niya, gaya ng ligtas na pagmomotorsiklo, simple at hindi magastos na pamumuhay, pagsasaka at ang matipid pero malusog na pagluluto. Pero ang pinakamalapit sa puso ni Bill ay ang hangaring magkaroon ng tahanan ang mga walang matirhan. Kaya nga, ganun na lang siya kaapektado sa sitwasyon ni John Grant at mga kasamahan nito. Pati nga mga hayop ay gusto niyang mabigyan ng tahanan. Maraming taon ang ginugol niya sa pag-aalaga ng mga inabandon ng pusa hanggang sa pumanaw siya noong taong 2005 sa edad na 82 years old. Kulang ang panahon at ang video na ito para talakayan ang buong libro ni Bill. Pero pag-usapan natin ang ilang mahahalagang punto. Importanteng banggitin ko na isa sa sinasandalang kredibilidad ni Bill ay ang pagiging dati niyang empleyado ng Rocketdyne mula 1956 hanggang 1963 bilang technical writer. Malaki ang papel ng Rocketdyne sa Apollo program dahil ito ang kumpanyang nag-develop ng F1 engines na ginamit sa Saturn V rocket na nag-launch sa Apollo missions papuntang buwan. Ang sabi ni Bill, ang kanyang paniniwala ang pineke ng NASA at ng gobyerno ang moon landing ay nag-uugat sa kanyang kaalamang sa technical na aspeto, imposible itong magawa. We're never gonna make it to the moon. Na napakaliit, mga 0.0017% lang daw ang tsansa na makakarating sa buwan at makakabalik ng ligtas ang tao sa Earth. Ibig sabihin,
imposible. 1963 nang nag-resign si Bill sa Rocketdyne. Nang taong iyon, ang rocket pa lang na na-develop ay ang Saturn 1. At ang Saturn 5, ang rocket na magdadala sa Apollo 11 sa buwan, ay sinisimulan pa lang idisenyo at i-develop sa pangunguna ni Wernher von Braun. Unang nasubukan ang Saturn 5 sa Apollo 4 mission na isang uncrewed flight test noong 1967. Sumailalim uli ito sa isa pang uncrewed flight test sa Apollo 6 at tatlo pang crewed flights sa Apollo 8 na umikot sa buwan, Apollo 9 sa low Earth orbit at Apollo 10 sa buwan uli. Lahat ng misyong ito ay tagumpay bago paggamitin ng Apollo 11 noong 1969. Kumbaga, kung anuman ang nalaman ni Bill sa Rocketdyne, hindi na ito updated. Walang ipinakitang pruweba si Bill kung paano niya nakuha ang numerong 0.0017% lang na tsansa ng tagumpay ng moon landing. Sinabi lang niya na ito daw ay isinagawang feasibility study noong 1950s. Pero kung totoo mang mayroong ganitong pag-aaral, malaki na ang development mula noong 1950s o maging noong 1963 hanggang 1969. Mali na ang sapantahan niyang hindi kayang magtagumpay ng moon landing, kaya mali na rin ang sapantahan niyang pineke lang ito. Gayunpaman, ituloy natin ang diskusyon. Sa libro ay maraming kinwestiyon si Bill tungkol sa mga larawang kuha ng mga astronauts sa buwan na sa tingin niya ay mga anomalya. Isa dito ay ang pinakasikat na tanong ng mga may duda o hindi naniniwala sa moon landing na madalas ding itanong sa comment section ng mga videos tungkol sa buwan dito sa ating channel, ang nasaan ang stars? Kaya naman ito ang gusto kong ipaliwanag ng husto at sana ay pakinggan ninyong mabuti. Ang Earth ay nakakakumpleto ng isang ikot sa kanyang axis o yung tinatawag na rotation sa loob ng 24 hours. Kaya ang isang araw sa atin ay mayroong 24 hours. Kaya rin tayo may sunrise at sunset, daytime at nighttime. Ang buwan ay umiikot sa Earth at para makakumpleto ito ng isang ikot ay inaabot ng 27.3 Earth days. Dahil ang buwan ay tidally locked sa Earth, 27.3 Earth days din ang aabutin para makumpleto ng buwan ang isang rotation sa kanyang axis. Ang ibig sabihin nito, ang 1 day sa buwan ay 27.3 Earth days. Kalahati nito ay ang daytime at kalahati ang nighttime. Ibig sabihin, 13.65 Earth days o halos dalawang linggo sa atin ang daytime sa buwan bago lumubog ang araw at halos dalawang linggo din ang isang gabi sa buwan bago uli sumikat ang araw. Ang lahat ng Apollo missions na naglanding sa buwan ay sinadyang plinanong maglanding habang daytime sa buwan sa bandang umaga pagkasikat pa lang ng araw doon. Ito ay dahil una, para mas makita nila ang surface na paglalandingan nila. Ikalawa, para hindi masyadong mainit. At ikatlo, para mas marami silang oras na makapag-explore na maliwanag ang araw. Ang Apollo 11 ang pinakamaiksi ang pananatili sa surface ng buwan na tumagal lang ng 21 hours 36 minutes. Ang Apollo 17 naman ang pinakanagtagal na inabot ng 74 hours 59 minutes 38 seconds o mga tatlong araw. Ibig sabihin, ang buong pananatili ng lahat ng Apollo missions ay naganap habang daytime sa buwan. Ngayon, tatanungin ninyo, kung daytime, eh bakit madilim ang langit? Iyan ay dahil walang atmosphere sa buwan at ganoon din sa space. Walang mga gas at particles na nagkakalat ng liwanag, di katulad dito sa Earth. Kaya sa buwan, ang liwanag mula sa araw ay bumibiyahe ng diretso lang na parang straight line at hindi kumakalat sa buong kalangitan. Sa press conference ng Apollo 11 pagbalik nila sa Earth, sinabi ni Neil Armstrong na hindi niya makita ang mga stars sa surface ng buwan. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. Kung bakit ay kaparehas rin ng dito sa atin sa Earth. Kapag daytime, hindi natin makita ang mga stars dahil napakaliwanag ng araw. Sa buwan, bukod sa liwanag ng araw, maliwanag rin ang surface dahil nagre-reflect dito ang sinag ng araw. Maliwanag rin ang mga spacesuits ng mga astronauts. Ang mga mata ng mga astronauts ay nasisilaw sa liwanag ng mga ito at hirap na makita ang mga bituin na mas madilim kumpara
sa araw, sa surface at sa mga spacesuits. Para makita ang stars, kailangang pumunta ang astronaut sa lugar na matatabingan ang mga liwanag na ito, gaya halimbawa sa anino ng kanilang spacecraft, at tapos ay hintayin niyang mag-adjust ang mata niya para makita ang mga bituin. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi makita sa mga larawan ang stars. Ang camera na dala ng Apollo missions ay naka-adjust para kuhanan sila at ang kanilang mga ginagawa. Kung ia-adjust nila ito para kuhanan ang stars, parang ganito ang kalalabasan. Sa photography, ang tawag sa imaheng sumobra sa liwanag ay overexposed at ang mas madilim sa inaasahan ay underexposed. Kumbaga, kapag kinuhanan nila ang bituin, ang larawan ng astronaut ay magiging overexposed. Ang nangyari sa mga kuha ng mga astronaut sa buwan, dahil sila naman talaga ang focus ng camera, ang mga stars ay underexposed kaya hindi makita sa mga litrato. Pwede mo ring subukan mag-eksperimento. Sa gabi, kuhanan mo ng litrato ang ilaw sa kalye o yung streetlight kung saan sa background ay may mga bituin. Ang kalalabasan ng litrato, dahil mas maliwanag ang streetlight, hindi makikita ang mga bituin sa background. Kumbaga, ang sinasabi ni Bill Kaysing at ng ibang conspiracy theorist na anomalya sa pagkawala ng mga stars sa mga larawang kuha ng Apollo mission sa buwan ay hindi naman talaga anomalya. Hindi porke walang stars sa mga larawan ay fake na ang moon landing. Dahil sobrang haba na nitong video at marami pang ibang puntos na dapat talakayan, itutuloy natin ito sa part 2 sa next video. Thank you so much, Julie Wisconsin, Travel with Christian, Penning Cherokee, Jeff Dandelion, Kalofi D. Hunter, and Black Whites for your support. If you would also like to support this channel, you can do so by clicking the thanks button below. Ingat kayo lagi, Infomates. Thank you for watching. God bless!